Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 27, 2024. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa yung southwest monsoon. Apektado pa rin po niyan ang Mimaropa, Antique, Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon at natitirang bahagi ng Visayas. Asahan po natin na makakaranas tayo ng mga pabugso-bugso ng pagulan dahil nga po sa southwest monsoon. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast sa unang araw, unang linggo no ng September, meron po tayo namataan na low pressure area at ito nga po ay nagkakaroon ng potential na mag-develop into tropical depression at ito naman po ay posibleng magpalakas lamang ng habagat dahil mababa naman po ang tsansa ng landfall scenario sa ngayon. Dito po muna tayo sa ating rain map animation na saan natin makulimlim ang kaulapan sa western sa kasama po ng bansa, kasama pa rin po dyan ang Bicol Region, ilang bahagi ng Visayas at may tsansa pa rin ng mga pagulan sa northern Palawan. Asahan din natin sa may parte ng Metro Manila ay makakaranas tayo ng mga biglang pagbuhos ng pagulan mamaya po yung alas 8 ng umaga. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali, mataas po ang tsansa ng posibilidad ng pagulan dito nga po sa may western section ng bansa. Kasama rin po dyan ang Metro Manila, ang Mindoro provinces, kasama rin po dyan. Asahan din po natin may mga tsansa nga po ng pagulan din sa may parte ng Bicol Region. Dito po sa may northern portion ng Palawan, asahan din po natin na mataas nga po ang tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pagulan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, asahan pa rin po natin mataas po ang posibilidad ng pagulan. Dito pa rin po yan sa may parte ha ng Ilocos Region. Kasama rin po dyan ang Abra, Kalinga, Nueva Vizcaya, Benguet. May mga tsansa rin ng pagulan sa Quirino, Pangasinan. Asahan din po natin dito sa Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga. Kasama rin po ang ilang bahagi ng Bulacan sa may Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, mataas din po ang posibilidad ng mga biglang pagbuhos ng pagulan. Mga isolated rain shower, asahan naman po natin sa may Camarines Norte, Camarines Sur. Asahan din po natin na may mga tsansa ng pagulan dito nga po sa may parte ng Cagayan de Oro, Davao. Asahan din po natin dito nga po sa may Zamboanga Peninsula, mataas din po ang tsansa ng mga pagulan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan natin mga isolated rain shower na lang ang mararanasan ng Luzon, Central Luzon, Southern Luzon, kasama po ang Visayas. Pero sa Mindanao po, mataas po ang posibilidad ng mga pagulan sa may parte nga po ng Bukidnon, Agusan del Sur, Davao, Compostela Valley, kasama rin po makakaranas nga po ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast by August 28, patuloy pa rin po na makakaranas tayo ng mga biglaang pagbuhos ng pagulan dahil pa rin po yan sa habagat. By August 29, magkakaroon na po tayo ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng August 30, yung low pressure area, mataas na nga po ang chance niya na pumasok sa ating power line. By August 31, nasa eastern section na nga po yan ng Visayas. At pagdating naman po ng September 1, ito nga pong low pressure area ay nasa eastern section na po yan ng Bicol Region at magkakaroon din po ng low pressure area sa may West Philippine Sea or dito nga po sa South China Sea. Pagdating naman po ng September 2, no,
Yung low pressure sa eastern section na yan, ng central section na yan, ng central Luzon, at mananatiling lalakas nga po yung habagat. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. At yung low pressure area naman po ay mataas ang chance sa ngayon na mag-develop into tropical depression or mahinang bagyo. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil hahatakin po nito ang habagat na magdudulot naman po ng pag-ulan sa ating bansa. Sa ngayon nga po, mababa naman ang chance niyan ng landfall scenario dahil posibleng nga ang tungo niyan ay patungo din po sa karagatan ng Japan. Iba yung pag-iingat nga po pala sa ating mga kababayan sa Japan dahil nga po sa mas lumalakas pa na bagyo na patungo nga po ngayon sa Japan. Again, inuulit po natin na yung ating advance weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Sa ngayon nga po, yung latest prediction, ito nga po ay magiging bagyo at ito po ay didiretso sa may parte ng Japan habang hahatake naman po niyan yung habagat na magdudulot naman po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya po manatili tayong tumutok sa ating advance weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.